In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Glory to thee, our God, glory to thee. O heavenly King, a Comforter, the Spirit of Truth, who art in all places and fills all things, treasure of good things and giver of life, come and dwell in us and cleanse us from every stain and save our souls, O gracious Lord. Agios o Theos, Agios Ischiros, Agios Satanatos, Eleison imas. O Holy God, O Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Agios o Theos, Agios Ischiros, Agios Satanatos, Eleison imas. Glory to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. O Holy Trinity, have mercy on us. Lord, cleanse us from our sins. Master, pardon our iniquities. Holy God, visit and heal our infirmities for thy name's sake. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth sits in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. The Nicene Creed together. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the only begotten, begotten of the Father before all worlds, light of light, very God of very God, begotten and made of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit, and the Virgin Mary, and became man, and was crucified also for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried. And the third day he arose again according to the Scriptures, and ascended into heaven, and sits at the right hand of the Father. And he shall come again with glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. And I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spake by the prophets. And I believe in one holy Catholic and apostolic church. I acknowledge one baptism for the remission of sins, and I look for resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. O Lord Jesus Christ, our God, in thy mercies and loving kindness, thou regardest the humble prayers of all who call upon thee with their whole heart. Incline their ear and hear now my prayer offered to thee in humility. Lord of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy. Be mindful, O Lord, of thy holy Orthodox and Apostolic Church. Confirm and strengthen it. Increase it and keep it in peace and preserve it in unconquerable forever. Lord of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy. Be mindful, O Lord, of Archbishop Nectarius, and of every bishop of the Orthodox, the priests, the deacons, and all the clergy of thy church, which thou hast established to feed the flock of thy word, and by their prayers have mercy upon me and save me, a sinner. Lord of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy. Be mindful, O Lord, of all civil authorities, of our armed forces, of this city and in this municipality in which we dwell, and of every city and countryside. Grant them peaceful times, that we in their tranquility may lead a calm and peaceful life in all godliness and sanctity. Lord of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy. Be mindful, O Lord, of those who travel by land, by sea, and by air,
of the old and the young, the orphans and widows, the sick, the suffering, the sorrowing, the afflicted, the captives and the needy poor, and upon them all send for thy mercy, for thou art giver of all and good things. Lord of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy. Be mindful, O Lord, of me, thy humble servant. Grant me thy grace that I may be diligent and faithful, avoiding evil company and influence, resisting temptation, that I may lead a godly and righteous life, blameless and peaceful, ever serving thee, that I may be accounted worthy to enter the kingdom of heaven. Amen. Tis pris veis, tis teo toku, soter soson imas. By the prayers of the Theotokos, Savior, save us. Tis pris veis, tis teo toku, soter soson imas. Being calmly adorned in thy sacred priestly robes, and duly drenched with the streams of thy pure and sanctified blood, thou didst soar aloft to stand before thy Master Christ, hence never cease to intercede for those honoring with faith thy mighty and blessed contest. Thou overthrower of Satan, O wise and blessed Eleftherios. Hey, what you have just heard is the Apolithicon of Saint Eleftherios. 30 minutes lang po ang ating catechesis over the radio, which is not enough po. Kaya ang panawagan po natin ay pwede po kayong mag-request ng catechism sa amin, o kaya ay bumisita at mag-attend sa aming Sunday liturgy at catechism after it. Kami po ay magsisikap na kayo ay gabayan sa inyong pananampalataya. Ang paglalakbay po patungo sa Holy Mother Orthodox Church ay hindi naman lubhang mahirap. Basta po ang inyong puso ay bukas, walang iniiwasan, mismo po ang Banal na Espiritu ang gagabay sa inyo towards our step into the true worship, true church, and true faith. At andito rin po kami ng mga faithful Orthodox, our parish priest, Father C, to help you. Just don't hesitate to text or call us, or communicate with us, request a catechism from us. Okay po? Come and see us. All right. Let's have our trivia today, Father. Okay. Let's do hope na masasagutan na po nila ito, because our answer, our question is the same last Saturday. I hope you can... Time, opo. Sana masagutan na nila ito. No? Sayang din naman yung 100 pesos worth of load nila, Father. Pakinggan nyo mabuti ang number, ang okay. Phone number para okay. Makasagot sila talaga. Opo, okay. Father. So I hope you have already phone book your our number, 0910-274-6080. Phone book nyo na muna before I read the question, 0910-274-6080. Kasi papaunahan po sila, Father, kasi since na yung question natin ay dati na last Saturday. So here's the question. Ano ang tawag sa ordination ng members ng church? Di po ba ang tawag natin sa members ng church ay laity, L-A-I-T-Y? Okay. Ano po ang tawag? Ino-ordain din sila kasi hindi rin po sila sa church, di ba sila ay member, sila yung nagdadala ng church. And so with the priests, deacons, bishops, so sila po ay meron ding ordination. We call them ordination sa priesthood, deacons, bishop. And also, we have the ordination of the members of the church, the laity. Ano po ang tawag dyan? Hindi po ordination, that's another word. So you can now text 0910-274-6080, 0910
2746080. Okay, paunahan lang po kayo. Yung mauna ay siyang makareceive ng 100 pesos worth of load after our program. You can now text, you can start answering. Okay. Let's take heed to the call of our Green Patriarch, His All Holiness Bartholomew I of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, New Rome. In view of this, let's lift up to God our environment. So sana po ay magsama-sama tayong manalangin para po ang lahat na tao ay maging responsable sa kanila pong tinitirhan na Earth, Mother Earth. Tayo po ay manalangin, ang panalangin ng pagsamo. Okay, let's call on our guest for today, Irini. Okay po, good morning sa lahat. Okay, Romans chapter 12 verse 1 says, "Brethren, by the mercies of God, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service." Hello po sa inyong lahat dyan. Welcome sa The Voice of Orthodoxy. Noong nakaraan, tinalakay natin ang buhay ni Saint Nikephoros na naging halimbawa sa atin sa pagpapatawad ng isang kaibigan. Ayaw magpatawad sa kanya. Pinagpala siya ng Diyos at siya ay itineklarang isang santo. Okay po, ngayong umaga, tatalakayin natin ang buhay ni Nina Saint Anna of Novgorod and Saint Onesimus, the Apostle of the 70. Okay, bago tayo magpatuloy, gusto ko pong batiin sina Nanay Rosita or Ana Espedido ng Barangay Hopi, kay Sir Victor Onesimus ng Caryedo. Magandang araw po sa inyo. Okay, unahin natin si Saint Anna of Novgorod na may kapistahan tuwing February 10. Isa siyang princess ng Novgorod at naging wife siya ni the great Prince Yaroslav sa Europa. Nagkaroon sila ng mga anak at pinalaki nila itong mapagmahal sa Diyos at sa kapwa. Tinuruan din nila itong mahalin ang kahit anong klaseng trabahong marangal. Kung kaya ang kanilang mga anak were very marked by a strong faith in God, love or work, integrity and learning. Her son, Mstislav, later became Great Prince of Kiev, and her daughter, the Queen of a Western European realm. Saint Anna left the world and went into a monastery, where she ended her days in strict obedience and prayer in the year 1056. Okay, another saint is Saint Onesimus, Apostle of the 70. Saint Onesimus, in his youth, was a servant of Philemon, a Christian of distinguished lineage, living in the city of Colossae, Phrygia. Noong kabataan niya, nakagawa siya ng ikinagalit ng kanyang pinaglilingkuran at sa takot na siya ay parusahan, tumungo siya sa Roma upang makaiwas. Guilty of an offense against his master and fearing punishment, Saint Onesimus fled to Rome. But as a runaway slave, he wound up in a prison. In prison, he encountered the Apostle Paul, was enlightened by him, and was baptized. In prison, Saint Onesimus served the Apostle Paul like a son. Saint Paul was personally acquainted with Philemon, na naging amo ni Saint Onesimus, and wrote him a letter filled with love. Hinihiling niya na patawarin na siya ni Saint Onesimus na kanyang lingkod, and to accept him like a brother, he sent Saint Onesimus with this letter to his master. After he received the letter, Saint Philemon not only forgave Onesimus, but also sent him back to Rome to the apostle. Saint Philemon was afterwards
consecrated bishop of the city of Gaza. Sa kapanahunan ni Emperor Trajan, on the year 89 to 117, Saint Onesimus was arrested and brought to trial. Ibinalanggo nila si Saint Onesimus for 18 days at ipinadala sa city of Pucholi at doon ay ibinalanggo rin sa bilangguan na natiling matapat na lingkod ng Diyos si Saint Onesimus. Sa taong 109, namatay si Saint Onesimus. He was beheaded with a sword. Isang mayamang babae ang kumuha sa kanyang bangkay at inilagay sa isang silver coffin. Okay, para sa ating review ng nakaraang topic ni Father C about baptism. Okay, baptism introduces the child to the love of God and opens him to the grace of the Holy Spirit. Dinadala o pinabibinyagan natin ng sanggol, not because they believe, but in order that they might believe. Okay, baptism is like the planting of the seed of faith in the human soul, nourished and fed by Christian training or catechesis. In the family and in the school, the seed of faith will grow to produce a mature Christian. Okay, ngayong umaga sa pagpapatuloy ng pagtatalakay ni Father C sa sacraments, his topic today is the second sacrament, which is the chrismation or confirmation. Okay, magandang umaga po muli sa inyo, Father C. Good morning. Thank you. Sa nakalipas na Sabado, ating pinag-usapan ang paksa patungkol sa bautismo o baptism, o binyag. But today, ang susunod po after binyag, we will be focusing on the second sacrament, which is the confirmation o kumpil. Sa Bicol, kumpir. And in the Orthodox Church, we call confirmation chrismation. In the Orthodox Church, the sacrament of confirmation is administered immediately, agad-agad, following baptism, as in the early church. Yun po ang practice, yun po ang tradition ng sinaunang simbahan, that right after baptism, diretso po agad-agad ng kumpil. Iba naman po sa mga practice ng iba na pinalilipas ng maraming taon. In the Eastern Orthodox Church, right after the sacrament of confirmation or the sacrament of baptism, immediately chrismation is administered following baptism. This is in accordance with the church practice, the ancient church. It is considered the fulfillment of baptism. Actually, this is connected. The two are connected. At magkasunod po ito. The fulfillment, ang pagiging kompleto, the completeness of baptism is this chrismation or confirmation. Human nature purified by baptism is made ready to receive the manifold gifts of the Holy Spirit. This is as well the baptism of the Holy Spirit. So after baptism, an individual person is already prepared to receive the Holy Spirit. So after baptism, he's already made ready to receive the manifold gift of the Holy Spirit. Confirmation is thus the personal Pentecost of man. Each one of us has its own Pentecost dapat na pagdaanan. Our own Pentecost. If Saturday's topic was about being baptized or being born again in water and spirit, this confirmation is also the personal Pentecost of every human being na dapat nating
my experience. His entrance into the life of the Holy Spirit. His ordination as truly and fully human being. May ordination din yung tao eh, yung lady. His whole body is anointed, sealed, sanctified, and dedicated to the new life. The seal of the gift of the Holy Spirit says, the priest, as he anoints the newly baptized on the brow and on the eyes and the nostrils and the lips and on both ears and the breasts and on the hands and on and feet, lahat ito ay tinatouch with the anointing oil mula po sa kanyang eyebrow, pababa sa kanyang mata, sa kanyang ilong, sa labi, sa tenga, sa kanyang dibdib, sa kanyang mga kamay at paa. The whole man is now made the temple of God during chrismation or confirmation. The person is being made as the temple of God. Ang kumpil sa Orthodox Church ay mas tinatawag naming chrismation. Pwede rin ang confirmation, but we call this chrismation. Christ, chrismation, chrismation or chrismate. The Greek word for confirmation is chrisma, kaya itong pinagmulan ng salitang ito na chrismation. Dahil ang pinagmulan ng confirmation is the Greek word chrisma, chrisma. Tandaan ninyo, baka ito ay maging tanong din uli sa susunod na Sabado. Chrisma. The spelling is C-H-R-I-S-M-A. Ito ang Greek word for confirmation or chrismation. Nang ibig pong sabihin ay anointing, which means anointing, pagpapahid. The one anointed with chrisma or the anointed oil becomes Christos, becomes little Christs, C-H-R-I-S-T-O-S, of course, Christos. Maliliit na mga Kristo, pagkatapos mong makumpil o ikaw ay as you have undergone what we call chrismation, you become Christos or little Christ, that is the anointed one. Kung paano si Jesus ay tinawag na anointed one, as we also belong to him during baptism, he owns us, he seals us, tinatakan niya tayo, he bought us with a high price. After baptism, we have undergone this confirmation or chrismation. Just like the anointed one who is Jesus Christ, we also have undergone anointing. Which is the meaning of Jesus Christ, yung sinasabing anointed one. Thus, by this sacrament, we are made Christians or other Christs. Tinatawag tayong maliliit na Kristo o tagasunod ni Kristo o mga Kristiyano after this second sacrament, which is chrismation or confirmation. According to Orthodox belief, every lay person, lay, ibig sabihin laity o laiko, ibig sabihin mga tao na hindi clergy sa simbahan. Don't tell us, huwag niyong sabihin na kayo ay mga pare, kayo ay mga ordained clergy, samantalang kami ay mga tao lang. There is also such an ordination in the laity. Mamaya ay yun yung kasagutan, ano ang tawag sa ordination ng laity? Itong ang tanong ngayong umaga. Chrismation is the ordination of the laity. Anong tawag sa ordination ng mga tao sa simbahan? Because according to Orthodox belief, every lay person is ordained into the priesthood of the laity by this sacrament of chrismation. He receives the gift of the Holy Spirit to become light, salt, and yeast for Christ in this world.
pag ikaw ay bininyagan at ikaw ang isang tao ay bininyagan at na-chrismate, siya ay nagiging ilaw, asin, at libadura. Itong yeast, yung pampaalsa. Ikaw ang magiging ilaw ng sanlibutan. Ikaw ay magiging asin ng sanlibutan. Ikaw ay magiging yeast for Christ in this world. After these two initiations, chrismation is a participation in the anointing of Christ by the Spirit after His baptism. This is according to a patristic father, Kirill of Jerusalem. Sabi niya, chrismation is a participation, pagsali, in the anointing of Christ by the Spirit after His baptism. Ito ay pagsali natin sa pagpapahid sa atin ng Diyos, pagpipili sa atin ng Diyos. As in baptism, we share also the death and resurrection of Jesus. So in chrismation, we share in the anointing of Christ by the Holy Spirit. Nakikipag-isa tayo kay Kristo sa kamatayan sa pamamagitan ng binyag o bautismo or baptism. While in chrismation, we share in the anointing of Christ by the Holy Spirit. Diba? Nung si Kristo ay bininyagan, bumaba ang Holy Spirit. At ang sabi, "This is my son." Diba nakarinig sila ng salita sa langit, "This is my son." This is, kumbaga yun ang pag-anoint sa kanya, yun ang paghirang sa kanya, yun ang tamang salita, paghirang. At tayo ay nakikisabay sa paghirang ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapahid sa atin ng tinatawag na chrisma or anointing oil ng mga canonical Orthodox priests. Chrismation is the fulfillment of baptism, even as Pentecost is of Easter. Chrismation is receiving the Holy Spirit, who will enable us to live the life of God in which we are born through baptism. Sa pamamagitan ng chrismation o kumpil, tinatanggap natin ang Espiritu Santo na siyang gumagabay sa atin at gumagawa sa atin, nagbibigay sa atin ng kakayahang maisapamuhay ang buhay, pamumuhay maka-Diyos, into which we are born through baptism. Dito tayo nabuhay sa pamamagitan ng bautismo. Chrismation is the newly baptized person's entrance into the new life in the Holy Spirit. Ito ang ating pagpasok sa bagong pamumuhay. Ito ang ating panimula sa bagong buhay espiritual. Itong ibig sabihin at malalim na pakahulugan ng salitang born again. Muli ulitin ko po, yung salitang born again ay hindi po yan exclusive sa isang grupo, na this group is called Born Again Fellowship, Born Again Group. Dito na kayo sa amin umattend, dito kayo sa Born Again Group. Hindi po. Minsan pa may lumalapit sa atin, kami po ay galing sa grupo ng Born Again. Hindi po, sapagkat ang grupo po, ang salitang born again po ay hindi po grupo. Ito po ay karanasan. Hindi po ito title. This is an experience na kailangang maranasan, mag-undergo ang bawat isa. Why? Ano ang sabi sa John chapter 3? Unless a man is not born again, he cannot see the kingdom of God. Down to verse 7, unless a man is not born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Meaning, yung born again na salita, huwag niyong ipagkamali po na ito ay isang grupo o ito ay pag-aari exclusively ng kung sinong organisasyon. Sapagkat ang bawat isa, bawat Kristiyano dapat ay born again, di ba? Ibig sabihin ng born again, binago. Through baptism, namatay siya. Siya ay pinailalim sa tubig. Drowning the evil forces, drowning the evil spirit possessing that body, owning that body. Nilulunod ang espiritu ng kamalin at karimlan through baptism. At pag-ahon ng isang tao,
Huwag lang ninyo siyang tignan na umahon sa physical na tubig. Umaahon siya mula sa kamatayan tungo sa buhay. From death to life, that is the essence of baptism. Huwag lamang nating titignan sila na nakikita natin ang pare, nakikita natin ang baptismal font, nakikita lang natin ninong at ninang, nakikita lang natin ang parents. All that we could see through our natural eyes, yun lang mga nakikita nating mga material na bagay. No, we should look at it more on the spiritual sense. Anong ibig sabihin ng water? Yun po ang lubluban. Doon inilulublob ang isang tao upang mamatay sa kanyang lumang pamumuhay. Ganun din po sa chrismation. He confirms. Ang ibig sabihin, confirmation, he confirms. Ito naman po, kinukumpirma niya ang kanyang bautismo. Lalo na kung malaki na ang binaptize, lalo pag malaki na ang kinukumpil, meron na siyang sinasabing desisyon sa sarili niya. At sasabihin niya, yes, I'm standing in front of a priest or bishop. I am now confirming my faith. Itutuloy ko ito. I am now confirming my belief in God. I am now confirming my commitment sa simbahan, sa tunay na simbahan, to the true church. Yun pang essence ng born again. Being baptized and being confirmed. Patay na ang ating lumang katauhan at tayo ay pumunta na sa buhay maka-Diyos. Buhay na karugtong ng Panginoon. This is our personal Pentecost. This is our personal Easter. Just as the Eucharist is a personal Last Supper, so Chrismation is a personal Pentecost. And the personal coming to man of the third person of the Godhead, the Holy Spirit, as He came to the Apostles on Pentecost. Ito rin ang ating sinasabing personal na karanasan ng Pentecost. Ito ang personal natin na pagtanggap sa third person of the Holy Trinity, who is the Holy Spirit, the third person of the Godhead, the Holy Spirit, as He came to the Apostles on the day of Pentecost. Bumaba mula sa langit ang Holy Spirit at siya ay dumapo doon sa mga tao, sa mga sinaunang Kristiyano during Pentecost. At ito po ay nauulit-ulit every time there is. We repeat this again and again. We experience Pentecost again and again, repeatedly, every time there is baptism and chrismation. Chrismation is the newly baptized person's entrance into the new life in the Holy Spirit. It is the divine wind. In Greek, the Ruah of God, R-U-A-H, the divine wind from God, Ruah of God, invading, possessing, owning our lives, setting us ablaze with fire and love, filling us with hope and joy, making us instruments of His actions in the world. Kung ikaw ay isang nominal Christian, dapat mong alalahanin na God has setted, ginawa ka, He made you, He gave you fire. He made you ablaze with fire and love, filling us with hope and joy, making us instruments of His actions in the world. Ginaw kanyang mainit at marubdob ang commitment sa simbahan. Stay put. Cling on, sabi sa Bible. Hold on to what is true. Binasa natin kanina. Hold on to what is good, to what is true. Meaning to say, do not hold on to what is not true. Kami din po, galing kami sa isang tinatawag na uncanonical orthodox. Noong araw, noong mga nakalipas na panahon, ang iba sa inyo ay kilala rin kami. Galing kami doon sa nagkiklaim na sila din ay orthodox. Pero in fact, hindi. Kaya hinanap namin ang tunay na orthodox church, the true blue orthodox church. We are now under
the very ecumenical patriarchate of Constantinople. Ano ang sinabi sa Bible na binasa natin? Hold on to what is true. Ibig sabihin, bitawan mo kahit ilang taon mo nang pinanghahawakan ang alam mo, ang inaakala mong tama. We were there. I was there for 25 long years. Doon ako tumanda sa pinanggalingan din namin. But after realization that we are not on the truth, iniwan namin, isinakripisyo namin yung pinagbuwisan halos namin ng buhay for almost a quarter of a century. Now, we are here already within the embrace of the Holy Mother Orthodox Church. Why? Because the Bible says, hold on to what is true, cling to what is right. And Orthodox means right, true, straight, perfect. Saan pa tayo pupunta? Doon sa tuwid. Ortho. Doon sa straight path. Kaya iniwan namin ganap yung pinanggalingan namin na hindi totoo. Kulang sa katotohanan. May mga questions on apostolic succession. But now, kahit sino po ang humarap sa amin with all the boldness and strength and humbleness, we can say we are indeed in the true blue orthodoxy. Naakala namin nung araw kami orthodox na. No, we were wrong in the past. But now, here we are in the embrace of the Holy Mother Orthodox Church. So my dear friends, do not hold on to what is not true. Iwanan nyo, hindi totoo. Bitawan, ipapahama kayo niyan. Lumapit tayo sa totoo. Cling to what is right. Flee from evil teaching. Iwanan natin ang mga maling turo, ang mga hidwang pananampalataya. This is baptism. This is chrismation that God has given us this boldness to speak up, to share the truth, to share the truth, the true church, the true faith, and the true worship. Bunga po ito ng Holy Spirit, bunga ito ng bautismo, bunga ito ng chrismation. The sacrament of chrismation is being administered in the apostolic era by two methods. First, the laying on of hands. And the second is by anointing. Acts 19 verses 1 through 7. And 1 John 2:20. In the East, sa Orthodox Church, when every time I say East, yung pong Orthodox Church. In the East, the practice of administering this sacrament by anointing prevailed. The oil of chrism is consecrated by bishops, canonical bishops of autocephalous churches, and administered locally by presbyters or priests. Baptized Christians of other churches entering the Orthodox Church are usually received through chrismation. Ito po, mga kapatid, pagsikapan natin na unawain, sikaping intindihin upang mapasa atin ang regalong ito ng Panginoon. In the Orthodox Church, we have 7 sacraments as what we have studied last Saturday. But in these 7 sacraments, meron ditong 3 na sinasabing nating initiation rites. The sacraments, the 3, sa 7 na sacramental rites or sacraments or 7 sacraments, within the 7 sacraments, there are 3 initiation rites. The sacraments of initiation in the Orthodox are 3. First, baptism. Second, chrismation. And number 3 is Holy Communion. The newly baptized is immediately anointed with the holy oil of chrism, through which he receives the Holy Spirit. He is thus baptized of water and spirit. The new life in Christ is immediately nourished with the bread of life, the Holy Eucharist. Receiving all 3 sacraments, the newly baptized infant becomes a full member of the church. Kahit bata, we baptize. Matandaman o bata, wala tayong sinisino.
Ano ang sabi sa Bible? Suffer not the little children to come unto me. Baptizing little children, even infant, is more biblical. May mga iba na hindi nagbabautismo, hindi nagbibinyag. Tapag ka ang mga bibinyagan ay bata, sabi nila pagdating na lang ng age of reason. Come on. Can we reason? Can we face God? And sabi nga ng Panginoon, come. And let's kumbaga magharap-harap tayo. Let us reason together. Wala po. Wala pong taong pwedeng makipag palitan ng reason sa Panginoon. Kahit dumating pa tayo ng hindi lamang age of reasons to the fullness of our human intelligence, hindi pa rin natin, we cannot grasp the mind of God unless hanggat hindi niya ito pinaalam sa atin. Hopefully, umaasa ako sa inyong mga narinig ngayong umaga na ito ay magdudulot sa inyo ng ibayo pang interest na hanapin talaga ang totoo. Bitawan ang mali, kahit matagal na. Kahit nga si Saint Constantine the Great, he was baptized na matanda na. Binitawan niya ang matanda niyang kaisipan, ang matanda niyang pananampalataya, iniwan niya. And he got baptized into Christianity. He became emperor, and he became a Christian. Kaya nga yung Istanbul ngayon, nasakop ng Turkey, ay dati siyang Constantinople. Pinangalan kay Constantine the Great. He was baptized. He was chrismated in the name of the Holy Trinity. Ngayong araw, ngayong umaga, sa inyong mga narinig, I just hope this is a liberation, a day of freedom, a day of Easter, a day of Pentecost, a day that we die on our old selves. I just hope that each one of you who are listening right now, someday, will come to think of journeying towards the true faith, the true worship, and the true church. Kyrie eleison, Lord of mercy, kagurangan kahirapi kami. Amen. 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 Tis prisveis tis theotokos soter sos animans. By the prayers of the Theotokos, Savior, save us. Tis prisveis tis theotokos soter sos animans. Okay, thank you, Irini and Father C, for your catechism and teaching about saints. Okay, or another is re-echo from heaven or food from above. Okay. Pinapasalamatin din po namin ang lahat ng texters nagtitext sa amin sa entero na nagtatry mag-answer sa trivia. Mm-hmm. Alright, Father, mayroon yata tayong winner. Okay. Kaya lang, there were two texters na tama ang sagot. Kaya lang, sinong nauna? Ang isa, 218, he or she texted at 9:14. The okay. Same answer, tonsure. Tamang-tama yung kanilang mga spelling, kaya lang nakakapanghinayang yung isa. But same yung answer. Yes, the same answer. Oh. Meron pa sana isa pang tama, 356, but you texted 9:16. And we have 1 minute lang ang gap nila, no? 2 minutes na. Okay, but we encourage you again to listen next time. All of you, because may panalo na kayo, winner pa kayo in your spiritual life because mm-hmm. you have gained something from catechism. Okay, Father? So, we encourage them to listen. Congratulations sa winner nakatama. Natin. Opo. 9, 218, yung last 3 digit niya. Okay, this program, The Voice of Orthodoxy, is open for sponsors and donors. For those who want to learn more on actual orthodoxy, we are inviting you to come and see us, join and observe our Divine Liturgy every Sunday at 9 a.m. Mm-hmm. Dapat na po tayo siguro magkita-kita. Okay. Greet ko din po si Ma'am Lilibet of Carriedo. Get well soon, Ma'am.
and also there in Iris and Paul Bake Shop. Thank you for listening. And this is Estefana inviting you to take heed the call of the Lord. And thank you for listening. And Okay, let's have Father C for more encouragement. Yes, we also want to see you, especially texters, yung mga nagko-comment sa Facebook, sa tinitignan tayo sa blogs. Although, off the air, meron pa rin mga nagko-comment at nakakausap, na-meet ko just like 2 days ago. May na-meet ako na regular listener dyan sa Panganiban, mag-ina si Irene and Jamira Estevez. Sila ay regular listeners, and including Arlene, regular listener yan. We also want to invite you, come and see us and join with us as we celebrate the Divine Liturgy there in our makeshift chapel in Balo del Norte, Gubat, Sorsogon. Doon po sa parish of Holy Martyr Saint Eleftherios Orthodox Church. Thanks to all donors and benefactors of this program. God bless you. God bless all your efforts. We will be together again next Saturday at the same time. According to Hebrews chapter 3, verse 15, today if you hear His voice, do not harden your hearts. Okay, let's call this a day. To the prayers of Holy Fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us. Amen. Say ogo po, I love you. This is the voice of Orthodoxy, and Father C now sign off. Give thanks.